Tibong, awita ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Noon ay ipinagdiriwang ng inang simbahan ang dakilang kapistahan ng magkatambal sa atas na gawain ni San Pedro at San Pablo. Kaya ating iniaalay sa ating Ama ang ating misang ito sa ating pagpapasalamat sa Kanya sa lahat ng biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Gayun din ang ating mga intensyon at kahilingang ating dala dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At upang tayo maging marapat lumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ang ating nagawang mga pagkukulang at mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
kami. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapiestahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang kailang kaanib na simbahan. Pinapugutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makatingin niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang pinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinulong at pinabantayan sa apat na pangkat na tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay hirap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantala siya'y taimtim na pinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapo siya ng dalawang tanikala na may mga tanod pasarap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising, "Bumangong ka, dali, wika ng anghel." Pagdakay, nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Magbihis ka at pagsuot ng panyapak, sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananagilip lamang siya. Nakalapas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na ang totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin, kanyang magawa, kayong naapi, makinig matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas ng aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag. Ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y niligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib, sila'y kinukupok. Ang galing ng puon, hanaping magsikap, yung nagtiwala sa kanya, nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Pagbasa mula sa ikawalang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, "Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpano ko sa buhay na ito. Puspusan ako lumaban sa paliksahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakabtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon ay siyang makatarungan hukom. Ang magpuputong sa akin ang korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat na nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatunubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga hintil ang salita. Nailigtas ako sa tiyak na kapamahakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghati sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya at magpakailanman. Amen." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. At sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa atin pong lahat. Sa amin po, nung kami po'y nag-aaral pa sa seminaryo, doon po ay mayroong tinatawag na kaming oral exam. Ano, bukod po doon sa written exam, ay mayroon pang oral na mayroon hong mga pari o mga panelist na nasa amin hong unahan. At iniisa-isa ho kami. Ay nagtanong sa akin yung aking professor, at ang tanong niya ay kung sino daw po si Kristo. Siyempre, para medyo maganda ang aking sagot, ginamit ko yung Ebanghelyo. Sabi ko, si Kristo po ayon kay San Juan ay salita na nagkatawang tao. Ayon naman kay San Lucas, si Kristo ay anak ni Maria na ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayon naman kay San Marco, si Kristo ay anak ni David. No. At mayroon pang dagdag, ayon naman po sa mga turo ng Ama ng Simbahan, si Kristo ay ganito. Ayon sa katesismo ng mga Pilipino, si Kristo ay ito.
Medyo maganda ho ang aking sagot sapagkat nagkataon na pinag-aralan ko ho yung tanong sa akin nung pari. Ay bago ho matapos yung exam, ay ako'y tinanong ulit, ay ngayon, MM, sino naman si Kristo sa iyo? Bigla ho akong nagulat dahil hindi ko na ho alam ang aking isasagot dahil nasabi ko na po kung sino si Kristo ayon sa aking pagkakaalam. Pero ang tanong nung pari sa akin ay naging personal. Sino ngayon si Kristo sa iyo? Ay di ako ho ay tapos na ho ang aking time. Bakit ho naikwento ko sa inyo? Sapagkat sa atin pong ebanghelyo ay nagtanong si Jesus. Ang sabi niya, sino daw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Ang sabi ng mga alagad, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. Ang sabi ng iba, si Jeremias kayo at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. At pagkatapos noon, nagtanong ulit si Jesus, sino naman ako sa inyo? Kaya maganda rin ating itanongin ang atin hong sarili. Ano, kung sakaling magtanong sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, ano kaya ang ating isasagot sa Kanya? Mayroon kaya tayong personal na karanasan sa Kanya na masasabi nating si Kristo ay kaibigan natin, na masasabi nating si Kristo ang takbuhan natin, na Siya ang nagbibigay ng lakas sa atin sa panahon ng ating mga pagsubok, na mas maganda din yung mayroon tayong nasasabing personal, hindi lamang dahil sa ating nabasa sa Biblia o narinig sa mga homiliya, kung ano yung ating personal na karanasan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung minsan ito ho yung kulang sa buhay natin bilang tao, yung tayo ay mayroong personal na relasyon sa atin pong kapwa. Pansinin po ninyo ngayon sa atin hong paglaganap ng social media, sa atin Facebook at sa ating Instagram o sa anumang pamamaraan ng social media. Minsan ho'y meron hong lumapit ho sa akin at ako po ay tinapik. No, isang babae, Father, kumusta ka na? Sabi ko sino ka? No, hindi ko sinabi sa kanyang sino ka, parang nag-aalinlangan lang ako, sino ito? Hindi ko ito kilala. Naisip-isip ko kung saan ho kami nagkita, kung saan ko siya nakausap, kung saan ko siya nakilala. Sabi sa akin ay, si Father talaga, ang daling makalimot. Naisip-isip ko, saan ko ba ito nakita? Hanggang sa sinabi niya sa akin, Father, tayo po'y friends. Friends tayo sa Facebook. Ah, oo. Naalaala ko na. Diba? Ngayon, ang ating pakikipagkaibigan na ay hindi talaga yung totoo mong kilalang tao, kundi ang pakikipagkaibigan na ngayon ay sa pamamagitan ng Facebook. Wala na talaga yung personal natin na pakikipagkaibigan o personal na pagkakakilala sa isang tao. Kaya pansinin po ninyo, meron kayong 5,000 na friends sa Facebook, pero kung tutuusin, marami doon sa kanila ang wala naman talagang personal na relasyon sa atin o yung malalim na uri ng pagkakaibigan. Kaya nung una, tumatagal ang buhay ng mga mag-asawa. Marami ho ngayon ang nakakaabot at nagdiriwang ng 50th wedding anniversary ho nila. Bakit? Sapagkat nung una, bago mo maging asawa, ang isang iyong kasintahan, kinakailangan mo nang ikaw ay magpakilala ng personal. Panliligaw, panunuyo sa mga magulang. Kaya yung mag-asawa ho, yung ating mga lolo't lola, talagang ang tagal ho ng kanilang pagsasama. Pero pansinin po ninyo sa atin hong modernong panahon ngayon, marami ho sa atin ang naghihiwalay. At hindi tumatagal ang pagsasama. Bakit? Dahil nagpakasal at nagsama nang hindi talaga kilala ang bawat isa. Kaya yan ho ang ating problema ho ngayon. Meron ho akong ina-interview na kakasalin. Ang tanong ko ho sa kanya ay, saan kayo nagkita?
At saan kayo nagkakilala? Sa Facebook po, Father. Ilang buwan na kayo, ilang taon na kayong magkakilala? Isang buwan pa lang po, Father. Ha? Tapos kayo magpapakasal? Na love at first sight po ako, Father. No, parang ang hirap-hirap mong papakisamahan mo ng habang buhay mo, pero isang buwan mo pa lang siyang nakikilala. Kaya sabi ko, saan kaya ito patutungo? Saan kaya patutungo? Sapagkat walang personal. Walang personal. Kaya ito yung hiningi ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanong niya yung kanyang mga alagad, sino daw ako o sino ako para sa inyo? Ngayon pong kapistahan ni San Pedro at San Pablo, ito yung ipinapahayag sa atin. Tingnan po natin si San Pablo. Inuusik niya yung mga Kristiyano at inahabol niya sapagkat kanyang papatayin o bibilanggo. Kaya hinahabol ni Pablo ang mga unang mga Kristiyano at sa daan patungo sa Damasco, nakipagtagpo sa kanya si Jesus. Ano ang sabi niya? Saulo, Saulo. Anong sabi ni Pablo? Sino po kayo? Ako si Jesus na inuusig mo. Mabubulagan ka at kinakailangan mong pumunta kay Ananias upang makilala ang mga Kristiyanong inuusig mo. Tingnan niyo, no? Si Kristo'y nagpakilala kay Saulo, kay Pablo, ng personal bago niya hirangin si Pablo para maging tagapagpahayag din ng mabuting balita. Kaya ito ho yung mga hamon ho sa atin, sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa, mahalaga yung personal. At lalo't higit sa ating pakikipagrelasyon kay Jesus at sa Diyos, mahalaga yung personal. Kaya ang tanong sa atin, kapag kayo'y tinanong ni Jesus, sino ako para sa iyo? Ano ho kaya ang isasagot ninyo? Personal ninyong pagkakakilala kay Jesus? Kapalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat, ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, bakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumula, paririto at uhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po ito sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tila. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito na aming inihahandog,
para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong sa aming ikagalak na sina San Pedro at San Pablo na kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilagahanap. Binuo ni San Pedro ang sambayan ng tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Si Pablo na may tagapagturo, tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. At silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. At kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinadakila ng buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinahapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinahabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinahabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, namin mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo. Sa tagubi ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ngayon ang Ama namin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana ka pangasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng papapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat niyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan na nanatili sa tinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinahapay at nagkakaisa ng damdamin at ng isipan at matatag sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, Monghim Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Hindi man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po saglit para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pamasang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalimdan po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na na San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang mukha ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan at mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin.
upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. At loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo ngayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya.